Okay, ang ano yan eh, hindi natin masabi din no kung magkakaroon nga ba ng pagbabago when you talk about yung persecution sa Kingdom of Jesus Christ, lalo na kay Pastor Kibuloy. Kasi kung titignan mo rin, may kinalaman ang current administration dyan eh. Kasi hindi naman, ang tanong ko kasi, why would you allow Americans or mga yung tropa ng mga Amerikano or sino man mga Amerikano yan na umaaligid at maraming, ang sabi sa akin ng mga taga Davao City, marami daw na kumakalat dyan sa Davao City. Pero ang tanong kasi dyan, ang may hold kasi niyan, why you have these Americans in Davao City, bakit sila nandyan, why they have to do these things. And may isa pa ako nakita na kasuot ng NBI uniform, na official NBI uniform na hindi naman dapat kasi hindi mo dapat sinusuot yan, hindi ka naman NBI, tsaka puti ka eh, yun, kanok ka eh. So ang may hold kasi dyan at ang nagbibigay ng permission dyan, hindi ang ating national government eh. So kung magbabago man siguro si Trump at may calibration man sa part ng Amerika, ang tanong din, would the current administration do the same? Would do the same? Kasi ang tingin ko, do makialam naman natin na ang mga Amerikano talagang inaano nila si ang target nila si Pastor Kibuloy, pero we're supposed to be a sovereign state. And as of ang si Pastor Kibuloy is a Filipino. At the end of the day, the current government or any government ng Pilipinas for that matter, the first responsibility mo is to protect your own citizen. Kung ang problema, inaalaw nila na magkaroon ng upper hand or magumalagala yung mga kanuna yan sa Davao City para lang tignan kung asan si Pastor. Or kung sino pa man ang subject ng kanilang paggalagala dyan sa Davao. So, ang tanong kasi dyan, ang bottom line pa rin dyan, bakit inaalaw yan ng ating gobyerno? Kasi hindi naman sila makakarating dyan kung hindi mo walang permission or walang hindi inaalaw eh. So, yun ang yun yung connect doon eh. So, ang tanong ko, okay fine if Trump will be the president, pero ang tanong, ito bang current government natin eh hindi na gaga hindi nila ano mag-aano rin sila magpo-pull out din hindi na sila hindi na ganyan na full battle gear ang mga SWAT team mo. God, ano ba to? Bakit pati si Harry nasali dito? Parang ganoon ang reaction ko nung nakita ko yan kanina mga around 3 p.m. kasi 3 p.m. na ako nakapag-check ng ng mga news. So parang ha? Ano daw? Sabi ko. Ano Tsaka nangyari tila dito? kung Parang itutugma-tugma mo sa iba't ibang mga pangyayari din, parang ang nagiging ang nagpangyayari ngayon, ang mga inaakusahan pa lang guilty na. oo nga, 'di ba? Parang ganoon na kabigat ang ano na para bang ang projection sa media at ang projection sa ganyang report na para bang sandali muna. Even the ILBO is not even tantamount to conviction. It's a restrictive measure. And even the person subject to that ILBO, as far as I know, you can still go out of the country with authorization. Ganon yon eh. Hindi pa yan conviction. Pero kung makita mo yung pag-project nila sa media, para bang convicted na yung mga tao or criminal na yung mga tao. Parang, hello, criminal na si Harry. Especially Harry, I don't care about the Chinese in there. But I care more about a Filipino like Harry. Kasi it's very unfair for a Filipino tulad ni Harry Roque na iba-violate mo ang kanyang fundamental rights which is very much enshrined in our constitution just because mayroon kang mga tao na hindi nag-agree sa mga political leanings niya or kanyang ano kumbaga ang kanyang pagiging opposition na may basis naman siya kung bakit siya nasa opposition. Pinasok ang compound ng kingdom. NBI nga kay Kibuloy sa tatlong arrest warrant. Panibagong warrant of arrest na naman laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang kapwa niya akusado ang inilatag mismo ng National Bureau of Investigation Region 1. Masyado talagang kikil ang administrasyon na to kay Kibuloy na para bang hindi na matapos-tapos pa mga kaguluhan sa bansa. Dagdag pa nga sa balita, ayon kay NBI Regional 11 Director Archie Albao, inabot ng isang oras ang paghahatid ng tatlong warrant of arrest kung saan naging maayos at mapayapa naman ang isinagawang operasyon. Kayon may,
bukwa ang mga otoridad sa kanilang misyon nang wala silang madatnang televangelist o sino man sa iba pang mga kapwa-akusado ni Kibuloy. Kaugnay nito'y hinirit naman sa pulisya ni Israel Torion, abogado ni Kibuloy at ng KOJC na hindi na kailan pang magdala ng anumang armas o mga opisyal kapag nagsasagawa ng mga warrant gaya ng ginawa ng NBI dahil papayagan naman nila ang mga itong pumasok sa KOJC basta't may tamang koordinasyon. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang babalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Ni Attorney Harry Roque na political harassment itong ginagawa nga ngayon. Kasi ang alam natin, hindi nadawit yung kanyang pangalan. Pero nilino ng PAGCOR na wala namang mali doon sa presensya niya doon sa ano. Kasi abogado na siya ng isang kumpanya. And kahit nung sinasabing POGO na illegal yung operasyon, ay kung abogado nga siya doon, sabi nga ni Attorney Harry Roque, wala ding masama kung i-exercise niya yung pagiging abogado. Pero kapansin-pansin dito, bakit parang tila siya ay naging parang naging suspect na tuloy at kasama siya sa Immigration Lookout Bulletin na inilabas po ng BI. Oo nga, kasi nabasa ko ang mga statement ni Attorney Harry ngayon lang, a few minutes ago. Kasi nga sabi sa akin, isa sa mga topic na pag-uusapan natin sa interview na to is yung nilabas ng BI na Immigration Lookout Bulletin na nung makita ko kasi nakapublish na siya sa mga newspapers. At ang nakita ko, pangalawa ang pangalan ni Attorney Harry Roque. Let me discuss this in a way the way I understand it, no? Kasi importante itong malinawan ng ating mga kababayan. Unang-una, tamang-tama kasi sinubaybayan ko yung hearing sa Senado and I think there is another hearing in Congress related to this issue. Ngayon, if you really look at the situation, nung hearing sa Senado that was last week, I think Attorney Harry Roque, minsan nahahari ko lang siya. But anyway, kaibigan naman si Attorney Harry. So, pwede na rin siguro first name basis. Ang makikita mo, Attorney Harry Roque was invited as a resource speaker. At malino naman, even before the Senate hearing, ang sinasabi nga, even ni Altenco, na wala namang anything wrong dun sa nangyari na para siyang, I think, sinamahan niya ang isang nagngangalang, sino ba yun? Cassandra Ong ba yun? Cassie. Miss Ong ba yun? Oo, si Cassie Ong. Para magsabi kung paano, about payment ata yun if I'm not mistaken. Tapos parang rescheduling of parang payment for the corporation na nire-represent ni Miss Ong. So parang ganun lang ang naging role niya kaya pumunta siya doon sa PAGCOR office ata. So malinaw yun at mismo si Altenco, ang sinasabi niya walang masama doon. At wala namang, kaya nga nagtataka ako, so ano ang kaso? So with this kind of thing, ang una kong reaction kanina nung nabasa ko yung news about dun sa ILBO at nabasa ko rin yung statement ni Attorney Harry, parang iniisip ko, so ano ang, bakit sila nag-issue at sinama nila si Attorney Harry? First and foremost, if you really study or a little research on what is the basis of ILBO. First, may mga basis siya kung bakit ka nag-i-issue ng ganun o yung Bureau of Immigration. First is kung may ongoing criminal investigation or may ongoing investigation on a legal case. Pangalawa, kung may pending criminal charges against one person or may high-profile controversy case na involved yung tao. Pero if you really look at this basis, parang si Attorney Harry, hindi naman siya kasama doon kasi resource speaker lang siya doon sa Senate hearing at malinaw naman na sinabi ni Altenco na wala namang anything wrong doon sa pagsama niya sa isang Miss Ong para lang idulog ang problema ni Miss Ong sa pagbabayad. So, ang tanong ko ngayon, so anong kaso ang ibabato nila kay Attorney Harry Roque? Pangalawa, if you really look at the yung mga ebidensya, no, kasi may iniikot si Senator Conteveros na may kinalaman dun sa Chinese fugitive na wanted sa China na kung saan na apprehend dun sa quote unquote
ina-allege nilang bahay ni Attorney Roque. First and foremost, sa Interpol, kasi tinignan ko eh, chinek ko din yan, yung issue na yan. Ang kaso ng fugitive na yan, ang pangalan is Mr. Sun, S-U-N, is financial fraud and has nothing to do with illegal gambling sa China. So how would you connect that with the POGO? Yun ang isa pang question doon eh. Kasi kinukonnect ni Hontiveros na they belong to the same circle daw. When in fact, kahit nga kung magiging specific ka doon sa kaso kung bakit nasa Interpol yung taong yan, and it's actually the Chinese authorities who put them in there, it's really about financial fraud and nothing to do with illegal gambling. So how would you connect the POGO thing there? Another thing also, when you look at yung kinakabit nila kay Attorney Harry Roque is like this. His inclusion, in that ILBO has no legal basis whatsoever, precisely because very limited and uncorroborated ang mga ebidensya na binabato sa kanya para siya ma-involve dyan sa ILBO na yan. Kasi wala namang legal basis talaga. So ang tanong ko ngayon dito, when you talk about this issue that they are throwing against Attorney Roque, tapos sinali pa nila si Attorney Roque sa immigration lookout bulletin, is marami akong tanong, and I even listed all my questions in my mind and I want to share it with all of you. First is there due process sa paglalagay kay Attorney Roque dyan sa ILBO na yan? That's one question. The second is there enough legal reason to include him in this ILBO? That's the second question I have in my mind that I wrote. No, the third question is this not arbitrary? Is it arbitrary or not? Because for me, the way I see it, arbitrary siya. Really arbitrary. And then another question in my mind is this backed up by sufficient evidence or credible suspicion? Even suspicion, hindi nga credible eh. Kasi hindi nga nagtutugma, hindi nga corroborated ang mga binabato sa kanya at sinasabing ebidensya why he needs to be part of that ILBO. And another thing is, when you talk about rights, fundamental rights of Attorney Harry Roque based on our constitution. First and foremost, ang ILBO must have a clear and lawful justification or it can be construed as a violation of the fundamental right to travel of Attorney Harry Roque. The second thing that is very important is yung presumption of innocence. Kasi until proven guilty, I'm not a lawyer, but these are basic and fundamental things. If you have a little of brain, you know, to use your little brain, is may presumption of innocence ka. Ang ILBO, I know na hindi siya convict, it's not tantamount to conviction or to something to a greater extent like that. Para siyang measure lang siya para i-monitor ang isang subject of interest kung anong ginagawa niya or kung lalabas siya sa bansa. Kasi hindi siya pwedeng lumabas ng bansa ng walang authority. However, kapag ang isang entity like BI nag-issue ka ng ILBO, ang importante dyan kasi you have to think and you have to make it sure na ang ebidensya mo at there's a sufficient legal evidence against the person. Or else, kung walang ganon, which is in the case of Harry Roque, walang ganon, it is tantamount to harassment. Kaya kung tatanungin niyo ako, yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na it is harassment, for me, really, looking at everything and based on what I have a little research and understanding of all of these things, kahit papano naiintindihan ko siya, really, to be very frank, for me, the way I see it, it is really political harassment. Precisely because if you really look at the political dynamics right now in the country, especially when you talk about domestic politics, sino ba ang prominente ngayon na lumalaban at nakikipaggitgitan at lumalaban para sa bayan? Para sa bayan ang laban ni Harry Roque. Kung di si Harry Roque, isa si Harry Roque sa mga taong yon. At ang pinaka-prominente dyan ay siya din talaga. Kasi bakit? Unang-una, nasa side siya ng mga Duterte. Very obvious naman yun at very malinaw naman yun. Walang makakadenyin yun. At saka, so siya ang prominente. So parang nangyayari kay Harry Roque, to be very frank, is parang subject siya ng lahat ng possible political harassment na ibabato sa kanya. And isa na dito, yung mga tinatawag nating ILBO. Kasi to be very frank, with all the questions that I've already said earlier, hindi ko makita yung legal basis kung bakit siya isasama dun sa na mga pangalan na nandun sa listahan ng ILBO na yan na inissue ng BI. Pangalawa, walang corroborated evidence against him. Pangatlo, again, yung na-apprehend is not even related to POGO ang kanyang
ang kanyang kaso sa China at bakit siya nasa Interpol. So how would you possibly construe na dapat siya maisali diyan sa ILBO kung hindi ang last conclusion mo is really it's a political harassment against Harry Roque. Precisely because Harry Roque is really one of those people na makikita natin na very prominent fighting against the current administration of BBM. Precisely because he has reasons to do that and he have been saying that in different Maysug rally. And at the same time, talagang makikita mo, opposition siya. So, makita mo, lahat talaga ngayon, iniipit siya. Ipit na ipit talaga siya. He's being pushed to the wall. But of course, Attorney Harry Roque is a very prominent and a very good, not only good, but actually an excellent lawyer. One of the best in the country and even in the world when you talk about his craft. And I think he can face this. I'm very much confident that with the, you know, yung kanyang pagiging lawyer at ang kanyang kaalaman sa batas, kaya niyang sagutin lahat to at kaya niyang ipamuka sa lahat ng nagbumabato sa kanya ng mga ganitong harassment na, you know, I can stand and I can face you all. I think he can do that. I have much confidence in Harry Roque. Brilliant lawyer yan at alam niya ang kanyang law, I think. No? So yun ang masasabi ko dyan. It's a very arbitrary move on the part of BI. But ang tanong kasi dito rin, Admar at saka MJ, sino ang nag-order? Kanino galing ang request? Kasi it's one thing for BI to issue that kind of ILBO and isama siya doon. It's another thing then to know kung sino nga ba ang nag-order niyan at sino ang nag-request. Siguro is very important na lumabas kung sino ang nag-request. Kasi for me, may magkaalaman, diba? At paano naman si let's be fair with Harry Roque. Okay? Paano alam niya kung sino nga ba ang kanyang dapat harapin, na kung sino ba talaga yan na dapat niyang harapin? Pero for me, bottom line really, what I can say is that at the end of the day, if you really examine, you really study the whole issue and you try to trace it back from the very start yung statement ni Altenco, then you have the Senate hearing tomorrow and you have the House hearing. And if you really examine everything, at the bottom line really is the question, anong kaso ang ipa-file nila kay Roque? Kasi wala, I'm not a lawyer even ha, pero I cannot even think of one. And then, arbitrary ba ang lahat ng ito? May basis ba talaga ito o wala? So at the end of the day, if you are sane enough and logical enough as a person thinking about these things, isa lang ang bottom line dyan, harassment yan. Mm-hmm. At ang kapansin-pansin din sa naging memorandum dito, for sure galing ito sa Office of the Secretary kasi nakalagay dito, memorandum from the Secretary. Okay, so kilang lang kilala ito ni Attorney Harry Roque. Dahil kung di ako nagkakamali, memorandum pala. Memorandum from the Secretary. So DOJ, under ng DOJ. So kilala ito ni... Ang BI is under DOJ. Ang sabi dito, considering the gravity of the possible charges as well as the wide media coverage and public attention this has gained over the past months, this is a strong possibility that the above-mentioned nationals may attempt to place themselves beyond the reach of legal processes of this department by leaving the country. So kumbaga doon pa lang, no, pinagmumukha na sila na parang mga talaga. Criminal. Oo, mga criminal. Admar at MJ ha, one thing that I have to tell you, as far as I know, kasi nire-research ko, sinusubaybayan ko yung issue, nanonood ako sa mga Senate hearing, congressional hearing, walang kaso. Walang standing case against Harry Roque. And another thing is what kind of kaso ang ibabato nila kay Harry? Anong ipapafile nila kay Harry? Yun nga yung tanong ko. Tsaka, hindi nagtutugma-tugma ang mga legal evidences nila. Pangatlo, malino naman sinabi ni Harry kasi sa Senate hearing at even sa mga pronouncement niya sa kanyang mga statement. He will face all of these things and he will not leave the country para lang mag-escape sa lahat ng ito. He will face it. So, ano ba yung sinasabi na gravity? Mayroon pang word na gravity na para bang ang mga tao dyan, especially Harry Roque, I don't know the other people in that list kasi tinignan ko puro Chinese yan. Dalawa lang yung Pilipino doon, si Kunanan ba yun? Number 10 ata si Kunanan. Tapos si Harry Roque number 2. Sabi ko, oh my God, lahat ito Chinese. Eh, si Harry Roque lang dito Pilipino at saka si Kunanan. Ba't Kunanan? Nakita nyo naman kung paano siya, well, nandun naman siya sa Senate hearing. It's up to the people to make a conclusion out of him. No? Pero sabi ko, my God,
ano ba to? Bakit pati si Harry nasali dito? Parang ganun ang reaction ko nung nakita ko yan kanina mga around 3 PM. Kasi 3 PM na ako nakapag-check ng ng mga news. So parang ha? Ano daw? Sabi ko. Ano tsaka tila dito? Kung parang itutugma-tugma mo sa iba't ibang mga pangyayari din, parang nagiging pangyayari ngayon ang mga inaakusahan palang guilty na. Oo nga, di ba? Parang ganun na kabigat ang ano na parabang ang projection sa media at ang projection sa ganyang report na parabang sandali muna. Even the ILBO is not even tantamount to conviction. It's a restrictive measure. And even the person subject to that ILBO, as far as I know, you can still go out of the country with authorization. Ganun yun eh. Hindi pa yan conviction. Pero kung makita mo yung pag-project nila sa media, parabang convicted na yung mga tao or criminal na yung mga tao. Parang, hello, criminal na si Harry. Especially Harry, I don't care about the Chinese in there. But I care more about a Filipino like Harry. Kasi it's very unfair for a Filipino tulad ni Harry Roque na iba-violate mo ang kanyang fundamental rights, which is very much enshrined in our constitution, just because mayroon kang mga tao na hindi nag-agree sa mga politicals political leanings niya or kanyang kumbaga ang kanyang pagiging opposition na may basis naman siya kung bakit siya nasa opposition. It's very unfair and it's not right to do that. For any Filipino for that matter, especially pero si Harry Roque kasi ang nai-involve eh. So, you know, that's my opinion and that's my reading, no. Yes, MJ. Prof, good evening sa ibang paksa naman. Recently bumisita po yung isang opisyal ng Germany dito at nagkipagkita kay Defense Secretary Guy Bocciodoro. Ang mga kasunduan ay defense cooperation. Ito na naman yung katagang rules-based order. Anong nito, Prof, sa ating foreign policy? Ito ba'y makakadagdag na naman, makakadagdag sa init ng issue sa South China Sea, aka West Philippine Sea? Of course, kasi ito nga yung kay Pangulong BBM, no? Bakit ba lahat na lang ng mga agreements na we entered, parang we are trying to get into, is parang defense, karamihan defense, lalo na when you talk about the G7. Ito, Germany is part of the G7 at kakampiyan ng Amerika. Kaya nga sinasabi nilang rules-based order, pero there's no such thing in the international community about this rules-based order. Ang gumagamit lang ng rules-based order is the United States and its allies, the G7, including Japan in the Asia-Pacific region. Well, anong rules-based order kasi, ang tanong dyan, just to clarify to the people, anong tanong ba yung rules? Kaninong rules ba yan? Is it the rule of the international, of the UN, or is it the rule of the United States and its ally? Kasi nakakairita yung rules-based order na yan eh. Kasi wala namang basis yan in international law, hindi naman talaga lingwahe ng international community. Now, going back to your question, kung mayroon nga bang benefit yan, oh well, ang sinasabi nila, maganda daw yan kasi it to certain extent daw nakakapacitate ang defense and military natin kapag we enter into so many defense treaty. But at the end of the day, do we really need it? Is it really the main problem of the country? Yun ang tanong ko. Ito ba talaga ang problema ng Pilipinas? Puro ba ang problema ba talaga ng Pilipinas is may kinalaman sa defense or may kinalaman sa ekonomiya? 4.4% ang inflation this July. Hindi ba yan nakikita ng current government na ang kailangan nilang i-address at ang kailangan nilang pagtutukan ng pansin is ang taas-taas ng bilihin, ang inflation is too high, wages are not increasing or static lang, yung iba mababa pa. So the standard of living of Filipinos, may it be the middle class even, the middle class, middle upper, ibu mababa at tumataas ang poverty situation mo or poverty index mo. So bakit nga ba tayo nandito sa mga defense na to? Ito ba ay para talaga sa Pilipinas or para sa mga Amerikano? Malaking tanong yan eh. Kasi if you're a government that cares about your people, uunahin mo kung ano ang kinahaharap ng mga Pilipino na malapit sa bituka. Kasi baka naman marami kang armas, marami kang defense pack, pero wala nang makain ang Pilipino at baon na ang Pilipinas. So kung tatanungin mo ako kung may benefit talaga yan
as a whole, and it will benefit and it will trickle down to the masses na naghihirap at sa middle class people na tulad ko na kayod ng kayod, hindi pa rin, mataas pa rin, affected din kami ng inflation eh. Yung kuryente namin sa bahay, doble na. Yung water namin, doble na. Parang hello, ang kita mo, hindi naman mataas kaagad or dumudoble kaagad eh. So yun yung dapat nating tanungin, kailangan ba talaga ng Pilipinas? And I think the Filipino people should understand this. And we should clamor for what is really good and what is really right for the country. The focus should be economic development and address economic issues of the country. At saka yung social welfare mo, infrastructure mo, ang pagbaba ng FDI sa Pilipinas na hindi na pumapasok dahil nga sa mga ganitong defense treaty na to, mga defense pact na parang ang tingin sa Pilipinas in a matter of time magiging Ukraine of Asia na tayo dahil sa mga ganitong defense pact na to. At saka masyadong beholden foreign policy ng ating current government sa United States. Hindi ba malinaw naman yun? Makakain mo ba ang baril? Makakababa ba ng presyo ng bigas ang mga defense pact na yan? Tataas ba ang bababa ang presyo ng mga bilihin tulad ng communication transportation with this defense pact with Germany? That's basic questions. So, nasaan, ano pa talaga ang priority ng gobyerno na to? Yun yung basic question din. Asan ba ang priority nila? Ito ba dapat talaga ang priority or yung priority mo is yung mga kababayan natin na maibsan ang paghihirap at ayong pagbabanat ng buto na wala pa rin mangyayari kasi nga hindi naman bumababa ang inflation mo. Tumataas pa ang utang natin, international, yung ating sovereign debt. So, yun yung hindi ko maintindihan eh. Why do you have to do this? Really, I really Apo, don't get it. Apo, tsaka knowing na masyadong reliant on Germany sa China, in terms of manufacturing, masyadong komplikado ang dynamics. Pero ma'am, dito tayo, kasi naalala ko noong nagkaroon ng People's Sona, eh, nagsalita yun si RJ Hebeliana. Binabala niya yung epekto ng US-Philippines 2+2 negotiations. At nakaraan, mukhang nangyari na yata ito. At may nagsabi po na isang eksperto na ang Manila daw will pay the price for blindly following US encountering in China. Hinggil dito sa issue po ng 2+2 meeting. Ano po ba ito, ma'am? At ano ba ang ikatutulong nito o ikasasama sa mga Pilipino? Unang-una, yung 2+2 ministerial dialogue, last Tuesday ata, last week yan, na nandyan si Austin, US Secretary of Defense Austin, and the other one is si Blinken. Ang pinakabuod lang naman yan talaga is to strengthen the military and defense alliance of the two countries. Yun lang yun eh. Na parang gustong i-assure at gustong mahawakan lang ng Amerikano na ang current administration ng BBM ay tuloy-tuloy pa rin at stronger pa rin ang tinatawag nilang military and alliance. At saka yung isa sa mga outcome nga dyan is yung $500 na million na pledge for military financing. Now, ang tanong kasi ganito, basic ang question dyan eh. I was interviewed by Lena Petruba about these things in her YouTube channel eh. Ang sinasabi ko nga lagi kapag na-interview ako on this issue, geopolitical kasi to, ano ba ang basic question? Ang basic question ba is ganito, would this finance, itong mga military financing, yung military, ang ginagawang militarization of the Philippines ng United States, ang tanong kasi dito, ano ba ito? Saan ba ito at anong purpose ba nito? Is it really for the Philippines or not? Kasi ang basic question na susunod dyan, bakit ka magmi-militarize? Why would you have this military financing and why would you host like a mid-range missile launcher in the Philippines? May kaaway ba ang Pilipinas, externally speaking? Is China our enemy just because of the South China Sea issue na kaya namang i-resolve yan peacefully and diplomatically? Kasi ako, I believe we can resolve that peacefully and diplomatically. Kasi nga, yung recently agreed na provisional arrangement or agreement between China and the Philippines in resupplying our troops in the BRP Sierra Madre, successful. Diba? Na-announce nila yun, successful. So, ibig sabihin, there's a way out para maging peaceful at diplomatic ang solution sa South China Sea with China and other claimant states. Now, ang tanong, if that is the case, why are we being militarized by the Americans? It is really
Is it our interest? No, of course not. It's really for the, it's the interest of the Americans. Because at the end of the day, very malinaw naman na we will pay the price talaga kapag tayo naging totally pawn at pro, ano na tayo eh, functional pawn or proxy ng Amerika against China and against the perceived adversary of the United States. Yun yung totoo dito eh. So ang tanong ko dito, so ano ang mapapala ng Pilipinas kapag ginawa kang pawn? Eh di malulugmok ka. Nalulugmok na nga tayo sa dami ng problema natin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung issue na to na geopolitical. How much more kung i-add mo ito? Yun yung tanong dyan eh. So ano bang, bakit ba pumunta mga Amerikano dito nung last Tuesday? It's just one way of saying na, you know, nakakatawa nga si ano eh, si ano, just to give you a little of ano, my thoughts no, dun sa 2x2 ministerial meeting. Sabi ni Austin, we're not, parang sinasabi niya, Americans or we are not just your friends, we're family. My God, I said, ang reaction ko, alam mo kung ano, MJ at Admar, sabi ko, this guy is fooling the Filipinos because if we are, if the Americans or the United States is treating the Philippines as a friend or a family member, hindi mo kami ilalagay sa posisyon na kung saan mako-compromise ang aming independence, autonomy, and sovereignty, and even our national interest of economic development and prosperity is already compromised precisely because wala nang nag-i-invest na matino at seryoso sa Pilipinas sa mga foreign direct investor. Precisely because ang nakikita nila sa Pilipinas is very volatile ang sitwasyon kasi anytime soon, the Philippines may be engaged in a major conflict in the Asia-Pacific region. Ganon eh. So kung titignan mo, even our national interest of economic development is compromised na rin dahil dito sa issue na to. So ang tanong ko sa current government, do you really want the Philippines to have this kind of situation? Kasi hindi siya nakakabuti sa Pilipinas, kahit balibalik na rin mong mundo, kahit ano pang sabihin ng mga supporters ni BBM, talagang ganon ang sitwasyon. And I am not the only one saying this. Geopolitical expert all across the world na matino mag-isip at independent-minded would have the same opinion and perspective like mine. So yun yung totoo dun. Po, ma'am, para pa sa mga payak at mga, syempre, mga no, normal mga Pilipino gaya natin, yung mga hindi naman nasa laylaya, nasa gitna ng lipunan lang, eh, marapit na po ang November election sa US. Do you think, sana eh, hindi magkaroon ng mga movements sa South China Sea, not until magkaroon ng bagong US president. Alam naman natin si Biden wala na sa race, mahina ngayon si Kamala, malakas ngayon si ano, si MAGA, Make America Great Again, si former President Trump. Magbabago itong mga dynamics sa mga pinagagawang teritoryo. I think kung hindi natin alam ang mangyayari sa November, no, pero magulo din ang politika ng Amerika right now dahil sa election nila. Pero let us say if in any case hypothetically speaking, ang manalo ay si Trump, in some ways, my de-escalation of this kind of military spending from the United States, medyo magre-reduce yan. Magre-reduce yan to a greater extent. And probably there will be a changes pagdating naman sa mga defense pact natin with the United States. Sa akin tingin ko, ang intensity niyan bababa. So in a way, may ganong nakikita ako. Kasi ang tingin ko kay Trump, hindi niya gusto na gumastos ng Amerika at lalo pang i-extend ang military strength ng Amerika sa labas ng kanilang teritoryo, ng mainland USA. Precisely because magastos yan. And Trump is a businessman. Ayaw niyang mag-invest into something. Kung wala naman siyang makukuhang talagang, you know, tangible na return of investment, yan ang siya mag-isip eh. I think into certain extent medyo magbabago ang dynamic, siguro marireduce lalo na yung military financing na yan, kaya nga siguro itong si Biden at si Austin before pa siguro manalo si Trump at maupo sa kanyang pwesto bilang presidente, eh, talagang inaano na nila, no, tawag nito, parang minamadali na nila ang Pilipinas, no, pagdating sa militarization ng bansa natin, parang ganoon na nakikita ko eh. Pero when you talk about the dynamics between the United States and China, I don't think the competition and rivalry will change. Feeling ko hindi. Ganon pa rin ka-intense yan, pero at least, ang magandang balita lang sa tingin ko, it would be more on economic and trade competition. Hindi siya masyado dun sa bakbakan pagdating sa military and defense. And I think, to certain extent, yung issue ng South China Sea na nakikialaman Amerika, the United States really is, you know, intervening to some extent dyan sa South China Sea issue na hindi naman sila party to it.
Hindi naman sila kasama dyan eh. Hindi naman sila claimant state eh. Saka hindi naman din sila part ng Asia. Doon sila sa North America eh. So, in a way, baka mabumawas. Kasi siguro ang interference ng America dyan sa issue na yan, baka mag-reduce. But that is just my analysis. I really don't know what will happen when the time comes na si Trump ang uupo. Kasi hindi natin yan mahawakan eh. Pero ito lang ay nakikita lang natin based sa mga pronouncement ni Trump na kandidato ngayon sa pagiging presidente ulit ng Amerika, at based din to sa nakaraan niyang presidency. Kasi naging president siya, at makikita mo naman kung ano yung policy niya. So, ganun pa rin ata yan. Pero ako, ang tingin ko naman sa US-China competition and rivalry, nandyan pa rin yan, pero it would be more on economic and trade. Mas ganun ang basa ko. Tsaka ma'am, medyo parang umuhupa ngayon ng mga propaganda ha, sa mga pinagagawang teritoryo. Ha. Parang nung nakaraan na mas na-highlight ngayon yung incompetence ng kasalukuyang pamahalaan sa baha, mga issue, patuloy na krisis. At ang real issue dito, kagutuman, naghihirap ang mga Pilipino at iba ang priorities ng kasalukuyang pamahalaan. Dabaw yata priority nila. Oo. Dabaw. Ang tingin ko MJ ganito, kaya din siguro na push through na yung provisional arrangement and slash agreement diyan sa pagre-resupply ng ating troops diyan sa Ayungin Shoal. Pero feeling ko kasi nakikita din ng current administration na baka nga si Trump ang mananalo. At saka pag nagkaroon ng Trump administration, magka-calibrate si Trump. At then kung baka hindi rin bet ni Trump si BBM, mahirap 'yon kasi ang bet ni Trump is si Tatay Diggs eh. Si Digong ang kanyang friend eh. Hindi naman ang mga Marcoses eh. So siguro, ang current administration, nagkakalibrate din sila. So this provisional arrangement is to certain extent working. Nandyan at maganda naman ang daloy. So kung makikita mo, medyo de-escalated ang tension sa South China Sea. But one thing that you have to remember, November pa yun. November pa ang election. So meron ka pang ilang buwan. So hindi natin alam. But I really hope that the South China Sea issue will be more stable, and then the peace and security in the South China Sea will be maintained. Pero tama ka rin, MJ. Ang South China Sea kasi na issue, maliit yan na, kumbaga sa overall relationship ng dalawang bansa, China and the Philippines, is just one issue. Maraming aspect eh. So dapat siguro maging ganito na huwag siyang i-highlight masyado at mag-focus tayo sa ibang relationship, which is economic, tourism, cultural, people to people. Para gumanda naman ang relationship natin with China, no? On the other hand, tama ka rin. Ang daming issue sa Pilipinas ngayon na lumulutang. Unang-una, yung nangyaring baha. Na-shock ako doon na 5,500 flood control project, tapos trillion of money na nakalaan sa flood control, pero lubog ang buong NCR, National Capital Region, hindi lang yung buong NCR, at saka yung many parts of Luzon, lubog din sa tubig. That is an issue of transparency, and that's an issue of corruption na binabato sa current administration. Ang daming binabato sa current administration ni BBM. Issue ng corruption, issue ng inflation, economic issues, peace and order even. Kasi alam mo, nabasa ko, mayroon dalawang Chinese na businessman na namatay, may ransom. So that's an issue of peace and order. Tapos kanina lang nabasa ko yung ng Chinese embassy din na parang dalawang Chinese national lang kinidnap pero na-rescue. Pero may namatay na PNP. So these are foreigners. So makikita mo, may problema din tayo ng peace and order. So ang daming domestic issues na binabato sa current administration. Pero ang tanong ko kasi, ano ba ang solusyon talaga nila? Paano ba nila susolusyonan ito? Kasi wala pa rin eh. Wala akong makita na, alam mo yon, na solusyon. At ang tingin ko, imbis na masolusyonan siya, lalo siyang nai-intensify yung problema. So that's why yung mga tao sa nakikita ko sa social media, kasi syempre nagso-social media din ako, Facebook, at nakikita ko yung mga issue, parang galit na ang mga tao, napapagod na sila, na para bang wala na bang katapusan to na mga issues? Kailan ba ito mare-resolve? Opo. So ang yun yung mga nakikita ko at na nababasa ko. Maraming galit actually, lalo na diyan sa issue ng flood control.
Opo. Na ang laki ng pera pero walang nangyari. Bro. So inflation din, maraming nagagalit. Prof, bago lang si partner at Marulet, nabanggit mo yung katagang calibration, tapos nabanggit mo yung national issue. Naging national issue na kasi ang panggigipit ng administrasyon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao. And alam naman natin na ang number one humahabol kay Pastor, mga Amerikano. Mga Amerikano na somewhat nandyan na sa Davao, marami, umaaligid sa KOJC compound. And marami nagsasabi na baka raw magbago ang tahak. Humupa itong mga persecution na ito kapag may bago ng presidente, which is Donald Trump ka, na malapit kay PRD. Ano masasabi mo dyan, Prof? Hello? Prof? Hello? Apo? Nandyan kayo? Oh, apo. Nandyan, oh, narinig ko kayo. Bago, ang nakaano ko sa is, bago magbago ang tahak, anong susunod doon? Prof, yun lang sa ano kanina. Ang tanong ko lang sana is, tingin nyo ba magkakaroon ng epekto pag nagkaroon ng bagong presidente sa US, manalo si Donald Trump, doon sa mga persecution ngayon ng administrasyon sa KOJC na naging national issue na po ngayon dahil napag-usapan po siya sa Senado? Ah, okay. Ano yan eh, hindi natin masabi din, no, kung magkakaroon nga ba ng pagbabago when you talk about yung persecution sa Kingdom of Jesus Christ, lalo na kay Pastor Kibuloy. Kasi kung titignan mo rin, may kinalaman ang current administration dyan eh. Kasi hindi naman, ang tanong ko kasi, why would you allow Americans or mga yung tropa ng mga Amerikano or sino mga Amerikano yan na umaaligid at maraming, ang sabi sa akin ng mga taga Davao City, marami daw na kumakalat dyan sa Davao City. Pero ang tanong kasi dyan, ang may hold kasi niyan, why you have these Americans in Davao City, bakit sila nandyan, why they have to do these things. And may isa pa ako nakita na kasuot ng NBI uniform, na official NBI uniform na hindi naman dapat kasi hindi mo dapat sinusuotin, hindi ka naman NBI, tsaka puti ka eh, yun, kanok ka eh. So ang may hold kasi dyan at ang nagbibigay ng permission dyan, hindi ang ating national government eh. So kung magbabago man siguro si Trump at may calibration man sa part ng Amerika, ang tanong din, would the current administration do the same? Kasi ang tingin ko, do makialam naman natin na ang mga Amerikano talagang inaano nila si ang target nila si Pastor Kibuloy, pero we're supposed to be a sovereign state. And as of ang si Pastor Kibuloy is a Filipino. At the end of the day, the current government or any government ng Pilipinas for that matter, the first responsibility mo is to protect your own citizen. Kung ang problema, inaalaw nila na magkaroon ng upper hand or maggumalagala yung mga kanunayan sa Davao City para lang tignan kung asan si Pastor or kung sino pa man ang subject ng kanilang paggalagala diyan sa Davao. So ang tanong kasi dyan, ang bottom line pa rin dyan, bakit inaallow yan ng ating gobyerno? Kasi hindi naman sila makakarating dyan kung hindi mo walang permission or walang hindi inaallow eh. So yun yung connect doon eh. So ang tanong ko, okay fine if Trump will be the president, pero ang tanong, ito bang current government natin magpo-pull out din, hindi na ganyan na full battle gear ang mga SWAT team mo. Hindi naman mga Amerikano yan eh. Pinoy din naman ata ang SWAT team mo, unless na lang hindi makita yung mukha eh kano, 'di ba? So ang tanong kasi diyan, ang bottom line kasi diyan lagi is it goes back to the government. Kasi the government is supposedly ikaw ang ano ang magsasabi na oops, foreigners, you're not allowed to come here. Huwag kayong papasok at hindi kayo pwedeng magganyan-ganyan dito kasi hindi naman kayo allowed dyan kasi territory namin yan. Kami pa rin ang masusunod at mayroon kaming sarili naming judicial system, may sarili kaming PNP, AFP, na siya ang gagalaw kung may sala nga ba ang taong yan o wala. Hindi naman convicted na criminal si Pastor Kibuloy, bakit ganyan ang treatment sa kanya? Diba? Parang ang sama-sama na niya sa buong mundo na wala namang conviction talaga, 'di ba? Ano lang 'yan eh, trial by publicity sa Senate hearing ni Hontiveros. 'Di ba? So, 'yun pa rin eh. Ako it goes back to that eh. Kasi ako, the Americans would all it's a given already. Yung mga Amerikano gagawa at kung anong gusto
sila gagawin nila. Pero ang tanong kasi dyan, papayag ka ba? Papayagan mo ba? Kung ikaw ang nasa gobyerno, papayagan mo ba yung mga yan? Kung totoo kang para sa Pilipino at para sa citizen mo, papayag ka ba? Of course not. Kung ako nandyan, sasabihin ko, hindi pwede. Huwag kayong papasok dito at huwag kayong makialam kasi may sarili kaming judicial system. Bahala ang judicial system namin. Gumawa ng paraan at tignan kung talagang may sala yan o wala. Wala kayong pakialam kasi we have sovereignty. So, pero hindi ganun ang na mayroong identity theft. No? Mr. May I know the names, Mr. Chairman? The what? Yung mga may nag-identity theft daw. Ah, si Linsangan, si Bernie Chang, Edwin Ang, Julian Linsangan, Marion Chua. Okay. Ayan. So, Mr. Linsangan? Yes, Mr. Chair. Good afternoon. Kailan mo nalaman na ginamit yung pangalan mo? Actually, Mr. Chair, yung isa ko pong kaibigan, nung June 26, nag-message po sa akin, morning, na sinasabi niya sa akin na, pare, sikat ka na, nasa news ka. So, hindi ko po, binaliwala ko po yun kasi may trabaho po ako nung araw na yun. Ngayon, nung lunch po, tumawag po yung kaibigan ko na yun na, pare, talaga nasa news ka na ngayon. So, nung time na yun po, tinawagan ko yung wife ko kung pwede i-search niya yung sinasabi nung kaibigan ko na nasa news daw ako. So, yung wife ko po nag-search po by Google. Then, nakita nga po niya na yung pangalan ko nasa news na po ng bulletin, ng iba pa pong news. Tapos, nag-search din po siya sa Facebook. Meron din pong post sa Facebook na nandun po yung pangalan ko sa isang content creator. So nalaman mo lang na ginamit yung pangalan mo nung lumabas na ito sa news. Yes, Your Honor. At ganun din kay Mr. Ang at saka kay Mr. Ano. Tama po ba? Mr. Chair, actually ako po ang nag-inform sa kanila na nakita ko po yung pangalan namin dun sa isang write-up nung isang creator. Sige. Wala ba kayong kakilala na incorporator o officer nung Lucky South 99? Mr. Chair, wala po talaga. Kahit isa? Kahit po isa. Wala ba kayong kilalang kaibigan nung may-ari nung Lucky South 99 na maaaring pinakilala sa inyo at nalimutan nyo lang? Mr. Chair, wala po talaga. Okay. So, ano yung ginawa nyo nung nalaman nyo na ginamit ang inyong identity? Nung pong nalaman po namin yun, ang nakita lang po namin sa news is Lucky South 99. So nag-inquire po ako sa SEC para ma-confirm po kung talagang yung pangalan namin nandun sa dokumento ng Lucky South 99. So nag-request po kami online sa SEC ng document nung Lucky South 99. Noong una po hindi namin makita pero nagpatulong po kami do sa SEC kung paano mag-request. Dumating po yung request namin ng June 28 po kasi po by convoy courier. Doon po na-confirm namin do sa dokumento po ng nagaling SEC andun po yung pangalan naming tatlo. Mm-hmm. Hindi ba kayo nag-file ng kaso nung nalaman nyo? Di nyo ba kinasuhan si Lucky South 99? Actually, Mr. Chair, nung kwan po, chinek po namin dokumento, nag-backtrack kami. Nagkonsulta po kami sa abogado na kaibigan ko lang po. Dahil wala po kami pambayad ng abogado talaga. Nag-file po kami ng kaso po sa Makati Prosecutor's Office against Lucky South. All officers po ng previous Lucky South outsourcing Lucky South 99 outsourcing Inc po. Lahat po ng incorporators and officers po nila. Babasahin ko po ba? Hindi na, gusto lang namin malaman kung kayo ba ay gumawa ng aksyon nung matapos niyong malaman na nagkaroon ng identity theft no sa inyo kasi yes, Mr. Chair, may pananagutan din sila diyan kaya yes. Kayo ay nagfile yes, ng kaso. Yes, Mr. Chair, nagfile po kami ng kaso sa RTC sa Makati. Nasa prosecutor's office pa lang po. Ah, okay, so nasa prosecutor's office pa lang. Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Chairman Ace, kasama ata 'yon do sa
ano no, mga kaso ng PAOK TF kasama sa, sila sa kasi sila yun nandun sa incorporators eh, mapapailan sila ng kaso because they are the one yung mga names nila appeared on the corporations. So basically what will happen to them? So mabigat naman yung depensa nila, di ba? Sige, Winston Casio. Winston Casio po on behalf of PAOK. Mr. Chair, with regards to that question, our recommendation always is to file all relevant cases against officers and incorporators as shown in the paper and as shown as manifested by testimonies also. So, if we file the cases against them, they are given the equal opportunity before the panel of prosecutors to submit their counter affidavit to refute our allegations that they have something to do with Lucky South 99. Pero yung tatlo ngayon, magkakakilala ba kayo? Yes, Mr. Chair, magkakaibigan po kami. Magkakilala kayong tatlo? Yes, Mr. Chair. So, isang bulto kayo kinuha, parang... ano mga trabaho po ninyo, if I may ask? Sir, Mr. Chair, ako po ay... compliance officer po sa isang private company. So, ano po? Ano po? Compliance officer po. Liaison officer. Compliance officer. Compliance officer. Anong kumpanya po? Fireworks company po. Fireworks company. Fireworks. Fireworks. Yung si ano, si Edgar. Good afternoon po, sir. Edwin. Edwin po. Can you speak louder, na, Edwin? Sa appliance po ako, formerly po. Appliance? Yes po. Saan po? Sa Anson po. Sa? Anson. 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 Ah, Anson. So, yes po. So, you own? No po, employee lang po ako dun. Si, yung isa? Sa fireworks company rin po, Your Honor. Fireworks din? We were just wondering paano kayo pinili eh. Saka, yung bang mga TIN number nyo na nakalagay doon sa corporation, is it the same TIN number that you have? Yes, Your Honor. Yun? Exactly the same? But, the one that is written po doon sa papers is... Speak louder, please. Speak louder. Yung sa TIN po namin, ang nakalagay po doon sa SEC is it was issued sa Angeles, Pampanga po. Pero originally, it was issued different places po. Like sa akin po, it was issued in Santa Cruz, Manila po. Ang nakakapagtaka, paano nila nakuha yung mga TIN numbers nyo eh? Saka paano nila kayo na-identify? We're not saying na ano involved kayo ah. We're just wondering why. Magkakakilala kayo, magkakasama kayo, pareho mga TIN numbers nyo. And even your pictures, your passport were included in the submission of all the documents in PAGCOR. I saw it eh. Apo, if I may. Yes. Actually, nag-start po yan, Your Honor, nung 2023 po. Actually, nung pandemic days po kasi, I was selling this bottled tuyo. And then I met this guy, Mr. Dan De La Cruz. So, siya po ay constant seller po, constant buyer po nung aking binibenta. And then, nung natapos na po yung pandemic, nag-meet up po kami or nagkita po kami dun sa parking lot somewhere in Araneta po. And then, dun niya po ako ulit tinawag. Sabi niya, brother, nagbebenta ka pa ba nung bottle to you mo? Then I told him, wala na po sir kasi nagkaroon na rin po ng problem yung supply. Then dun niya po ako inalok. Sabi niya, baka gusto mong mag-invest sa company na tinatayo ng boss ko. Then, nagsabi po siya kung magkano yung investment. Sabi po niya, at first is 15 million, pero hindi naman namin kailangan ibigay lahat. So sabi ko, sir, wala po ako ganung kalaking halaga. Sabi niya, no, 10% lang. So it means around 1.5. And sabi ko, sir, hindi po ako mayaman, wala rin po akong 1.5. And then sabi niya, kung gusto mo, maghanap ka ng kasama mo. Yung inaalok po niya pertaining is sa online gaming po. So, nung sabi niya, maghanap ka ng kasama mo kahit dalawa, at least tagpa 500,000, dun ko po silang dalawa inalok. Then, after po niya akong alokin ng time na yun, sabi ko, sige sir, maghanap po muna ako ng kasama. And then, comes August 2023 po,
hiningian niya na po kami ng mga IDs with TIN numbers and pirma para i-validate daw po sa PAGCOR. Magkakaroon daw po ng mga investigation. So, in other words, ganun kayo ng interest because hindi mo right away ni-reject yung proposal. As yes, a matter of fact, you talk to your two friends and you somehow agreed. Yes po, Your Honor. Kasi syempre, since namamasa... So, hindi kayo, we thought random yung pagkakapili ng pangalan nyo. But basically, sino yung kumausap sa'yo? Anong pangalan? Mr. Dan De La Cruz po. Dante? Dan. Fernandez. Dan De La Cruz. De La Cruz. Dan De La Cruz. Yes, Your Honor. So, you are in contact with him until now? Wala na po, Your Honor. Nung nalaman po namin yung mga pangalan namin na naisama po dito sa korporasyon na to, agad po namin siyang tinawagan pero hindi na po namin makontak. Dan De La Cruz. Meron kang picture ng Dan De La Cruz? Wala po, Your Honor. So, matagal mo na siya kilala? Nung pandemic time po, nagpo-post po kasi ako online nung binibenta ko pong battle tuyo. Then, doon po siya unang na-meet up kasi tumawag po siya sa akin. Then, nag-meet up po kami sa parking lot sa May Quezon City para i-deliver ko po yung goods sa kanya, sir. Okay. Congressman Barbers. Thank you, Mr. Chair. So, lumalabas base sa kanilang sinasabi na mukhang hindi talaga identity theft. Kasi kung identity theft, hindi nyo alam, no? Meron kayong, kasi nag-submit kayo ng ID, nag-submit kayo ng TIN. So, kumbaga, para kayong nabudol. Di ba? Parang ganun yung dating. Apo. Okay, sige. Mr. Chair, babalikan ko na lang sila ulit later on, no? Ang incorporators ng Lucky's... Wait. Kasi nako-confuse tayo, no? Anong Lucky South 99 are we talking about? Lucky South 99... South 99 Corporation. Corporation. Hindi, ano, Corporation. Yun yung bago. So, Lucky South 99 Corporation, andun sila Paterna, sila Julian Linsangan, at sila Edgar Chan. May sila, please ask them to stand up and state their name and their position in the corporation. Ayan sila. Ayan sila. Ano? Yes, Mr. Chair. On papers, Mr. Chair. Today, kami po yung officer ng Lucky South. Kami po ng tatlo. All right. Please just state your name and give your position to the in the corporation. In papers, Your Honor, I'm Julian M. Linsangan III as a president po. You're the president. In papers po. All right. Of the corporation. Yes, Your Honor. In papers. Yes, Your Honor. In papers lang, ha? Opo. Okay, next. Yes po. Good afternoon po. Edwin Ang po. Treasurer po. You are the what? Edwin Ang po. And what is your position? Nakalagay po sa papers, treasurer po. In paper din? Yes po. Oo. And... Marion Ryan Chua po. In papers as director po. In papers then. Yes, Your Honor. Oo. So, let me ask. Also, Miss... okay. May I ask, who is the real owner of the corporation? Hindi po namin alam, Your Honor. Okay. So, you are the incorporators... You are the president, but you do not know the real owner of the corporation. Your Honor, as we said kanina po, pinlodge po yung pirma namin noong time na nag-amend sila ng incorporation po nila. So, Mr. Chair, let me ask, how did you become incorporators? Hindi po namin alam, Your Honor. Wait, Congressman, may I interject? Kasi a while ago, that other guy was talking, anong pangalan mo, ano, bro? Marion Chua po. Brian Chua. Kasi kanina may sinasabi ka. Ang sinasabi mo sa amin kanina, may kumausap sa iyo. Yes, sir. Nagpunta pa kayo ng parking area. Yes, diba? Yes, and he offered you 50 million. Sabi mo, hindi mo kaya. Tapos suddenly, sabi mo, nag-negotiate siguro kayo or something, lumabas kayo ng 500,000. Yes, and sir, you told us that you talked to the two others para... i-consider yung offer. Yes, so, nung kinonsider yung offer, I'm pretty sure alam nyo kung anong pinag-uusapan nyo. Di ba? 500,000 yung ilalabas nyo, yun ang usapan nyo, di ba? Mr. Chair, that's my next question. Okay, go ahead. Okay, let me ask, no?
you were incorporators in papers. Mr. Chair, we're not the incorporator. Ginawa lang po. You were not really the incorporators. We're not the incorporators. Therefore, you did not pay any amount to the incorporators. Yes, Mr. Chair. Now, you only became incorporators to be able to satisfy the regulation of corporations in which 60% are owned by Filipinos. Pwede po pakiulit yung question, Mr. Chair. Okay. Ano ba yung question ko? do you realize that in any corporation in the Philippines, that the corporation must be owned specifically 60% by Filipinos? Do you realize that? Do you know that? Opo, Mr. Chair. Okay, do you know that? Therefore, you own 60% of the share. In papers, Your Honor, I don't know how much the I own. So you do not even know how much share do you have? Hindi po, Your Honor. You did not contribute any money as far as buying shares is concerned. No, Your Honor. Therefore, the corporation is owned by Chinese nationals, so not even Filipinos. Hindi ko po alam, Your Honor. Ibig sabihin no, Mr. Chair, nagpagamit din kayo. No, Your Honor. Hindi, nagpagamit din kayo. Come on, hindi mo alam eh. Paano mo hindi mo alam? You are the president, Mr. Chair. Medyo nagagalit na ako dito eh. Nagsisinungaling ka. You are the president. And you do not even know. Anong ibig sabihin ito? Niloloko mo ang committee ito? No, Your Honor. May I continue the... Okay, just continue. The story. You better tell the truth because I am going to cite you in contempt. To make a motion to it. Yes, Your Honor. My goodness, hindi mo alam? Ano ba kayo? Mga tanga ba kayo? Are you going to allow yourselves to be used by a Chinese national? And you do not even know the corporation? You are the president of the corporation. You are. Mr. Chair, actually, Your Honor, meron pong mga dokumento, pinail ang Lucky South sa SEC na forged po yung mga pirma namin at hindi po namin alam kung ano po yung mga... So you are admitting right now that your signatures were not your signatures, they were forged. Yes, Your Honor, that's why po nag-file kami ng kaso sa Makati. But they were forged. Yes, Your Honor. Who forged it? We don't know, Your Honor. Maybe the Lucky South po. Maybe the Lucky South. Okay. Again, let me repeat, Mr. Chair. Who do you believe is the owner of the Lucky South 99 Corporation? The previous po, the Chinese, ang nakalagay po doon sa... What is the name of the Chinese? Doon po sa... Before po lumabas yung pangalan namin, ang president po yung Zhang Ji. Sino po, Mr. Chair? Zhang Ji, Mr. Chair. Who is Zhang Ji? Doon po sa... Sabi mo kanina sa amin, di mo alam eh. Nabasa lang po namin dito sa nakuha namin dokumento. Yun. Have you met him? No, Your Honor. Have they talked to you? No, Your Honor. So, yung Zhang Ji na yan, alam mong Chinese yan, di ba? No. So, ibig sabihin, nagpaloko kayo sa Chinese. I think, Your Honor, naloko po kami doon sa... Ayun. So, ina-admit niya, Mr. Chair, na sila ay naloko ng mga Chinese. Now, to question here, magkano binayad sa inyo ng Chinese? No, Your Honor, wala po. Meron. You do not lie to me here. Hindi pwede na gamitin kayo ng Chinese owners na walang binayad sa inyo. Come on. Mr. Chair, I'm... You're not stupid here. Nagpagamit kayo ng ganun lamang na hindi kayo binayaran? Force nga po yung pirma namin, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to make a motion to hold these people in contempt. Okay, there's a motion. But before we move for the second motion,
I would like to remind yung ating mga incorporators doon sa company na yun. Kasi kanina sinabi nyo na merong kayong pinag-usapan na 500,000. And that was 500,000 that you have considered. And pretty sure, dinidenay nyo na rin yung tao na kausap nyo na nawawala na, hindi na matagpuan. I think that is a lame excuse. And you are making us think twice. Actually, kanina nung nandito kayo, napapaniwala nyo ako sa mga ano nyo, sa mga facial reaction. But when you spoke a while ago, si ano, yung isa, nagkaroon kayo ng contact doon sa ano eh, Lucky South 99 eh. At hindi nyo lang inaamin ngayon, but you were tempted, most likely you were tempted to enter, no? With them. Kasi hindi sila mag-o-offer ng 50 million eh. Kanina, come to think of it, hindi sila mag-o-offer sa inyo ng 50 million kung there's nothing on it. And as a matter of fact, you consider it. You consider it. Anyway, so I hope that yung puso ng ating kaibigan, si Chairman, Mr. Chair, there is a motion. There is a pending motion. So, Mr. Chair, before you... Congressman Barbers. Mr. Chair, before we focus on... We do not want this committee to be insulted further. We do not want that. Come on, we're not wasting our time here. We are working. We're not wasting our time here. And you are insulting this committee. Oh, hindi ako nagagalit. Dynamic lang ako dito. Pero what I'm saying is true. We do not want this committee to be insulted by you people who come in here to lie before our faces. So, we will give you opportunity. Tell us the truth. Kasi alam namin meron kayo nalalaman. Just give us something. Because you won't speak like that, no? Kanina, no? Mr., ibibigay ko po namin yung copy ng complaint namin sa Makati para po makita po ng this committee yung... Of course, bibigyan nyo talaga yung magko-complain kayo talaga. Meron po dahil kami... sinabi, wait, dahil sinabi ng PAOK, oh, kasama kayo sa demanda dahil kayong incorporators. And you're trying to have a safe passage in here. Na hindi kayo involved, pero in all reality, no, because of your statement a while ago, we can assume here that talagang kasama kayo, kilala niyo yung Lucky South 99. You were used and you are allowing to be used until now. At akala niyo maloloko niyo ang kongresong ito, pati ito si Baterna, akala nito maloloko tayo, pero babalikan namin kayo. Okay. So, Mr. Chair, I reiterate my motion. Mr. Chair, Barbers. Mr. Chair, before you rule on the motion, may I just ask for a 1-minute suspension for the committee to get our acts together? 1-minute suspension. Session. Hearing resume. So, meron ako itatanong, Elisa, ano? Kanina yung nagsasalita, anong name mo? Marian Chua po. Ha? Marian Chua po. Ryan, yes. Chua. Yes, Your Honor. Kanina, may binanggit ka dito. Nung during the pandemic, 2019-2020, you were able to talk to that guy. What is the name of that guy? Dan De La Cruz. Dan De La Cruz. O yan, tama. Dan De La Cruz. At ang offer sa'yo ni Dan De La Cruz for you to join yung kanilang Lucky South 99, diba? Outsourcing, 50 million. Your Honor, wala pong nabanggit na pangalan ng korporasyon. Ang sabi lang po sa amin is magtatayo pa lang po. And he was telling me it was 15 million, 1-5 po. Yung 50 million? 15 po, 1-5. At tapos sabi nyo, hindi nyo kaya, tapos 500,000, nag-usap-usap kayo, tapos binigay nyo lahat ng dokumento sa kanila. Pwede to give all your documents.
na hindi naman pala kayo sasama. And as a matter of fact, ano? Edgar? Edwin, Chua. This was during pandemic. No, Your Honor. Sabi mo kanina, pandemic, nandun kayo sa parking area. Don't lie. Huwag ka magsisinungaling because okay. You are incorporated now dito sa Lucky South 99 Corporation. You were offered Lucky South 99 Outsourcing Incorporated during the pandemic noong 2020. And now, 2023, dun kayo sumama sa Lucky South 99 Corporation. Your Honor, nakilala ko po yung Dan De La Cruz nung pandemic kasi bumibili po siya sa akin nung Battle to You ko po. Last year lang po niya ako in-offer, binigyan ng offer nung nagkita lang po kami ulit sa may parking lot. Sabi mo kanina RRF. Pandemic kayo, nagkita sa parking no, area. Nagkikita po kami sa parking area para bumili po nung paninda ko na Battle to You po. Doon ko po siya nakilala. And then, in-offer po niya sa akin yung bagong corporation daw po. Last year lang po. Well, yan ang alibay nyo ngayon. Ano po yun? Yan ang alibay nyo ngayon. No, Your Honor. Yun po yung katotohanan. Kasi, last year, July 2023 lang po niya ako sinabihan, Your Honor. Anyway. So, ako, basically, I don't know with the body. So, Congressman Flores, please. Thank you, Mr. Chair. Mr., what's your name? I'm sorry. Please state your name. Marion Ryan Chua po. Okay, Mr. Chua, do you know Cassandra Leong? Nakita ko po siya sa video conference call by Mr. Dan De La Cruz po. And when was that? Nung November, nung nag-meet po kami ni Mr. November of what year po? 2023 po. 2023, November 2023. So you had a video call with Cassandra Leong. Yes, Your Honor. And the nature of the call was what? Doon po inintroduce sa amin ni Mr. Dan De La Cruz na si Ms. Cassie Ong po ang boss niya. And doon po sinabi niya na magtatayo nga ng korporasyon. Doon na po siya nagbigay na, yun nga, pinipilit na kami magbigay ng pera na sabi po namin, wala po kaming pera pa. Wala, but you're not personally... friends with Cassandra Leong? No, Your Honor. First time lang po namin nakita siya via video conference call using Mr. Dan De La Cruz mobile phone po. Was that the only conference call that you had with Cassandra Leong? Yes, Your Honor. Was that the only conference call that you had with any other officers of South, Lucky South 99? With Ms. Cassandra Ong lang po. That's the only time. That's the only time? Yes, Your Honor. How about meetings with other persons connected with South Lucky South 99? No, Your Honor. Yung si parking lot, ano yan? Kay Mr. Dan De La Cruz po. And who, how is he related with Lucky South 99? Hindi ko po alam, Your Honor. So he just brings up to you the idea of Lucky South 99 or forming a corporation without you knowing that he was part of Lucky South 99. Is that correct? Your Honor, ang sabi lang po niya sa akin is new corporation po. Wala pong nabanggit na Lucky South 99 or any name of corporation. Okay, now let me ask Pop. Sir, what information do you have about the knowledge of these persons as far as the Lucky South 99 Corporation is concerned? As far as the Philippine incorporators are concerned, we are fairly convinced that they knew what they were entering into. Sir, look at it, Congressman. Cassie Lee was able to establish a mansion worth 2.5 billion pesos. And here is someone peddling a story that Cassie Lee was trying to entice them to invest for 15 million, Cassie Lee could easily afford 15 million just like that. We don't buy the story. We will charge them. Po. Mr. Chair, may I interject in relation to this? Go ahead po, sir. Okay. Okay lang yun. May busy. Anyway, I'd like to ask Ms. Paterna, no? Ikaw ang corporate secretary, you were the ones that filed the incorporation papers, di ba? Si attorney po yung nagfa-file. Yes, yes. But, and hindi ikaw ang nag-file? Hindi po. Nagpipirma lang po. Nagpirma ka lang? Opo. Okay. Who told you to sign? Sa law firm po ng attorney. So therefore, it is the law firm that told you to sign? Yes po. Tumatawag po sila pag may mga kailangan po. And you do not know
who the owners of the corporation is? Hindi po. Now, let me, pwede magtanong ulit. Let me ask, Attorney Roque, you are the lawyer of Whirlwind, yes, right? Yes, Your Honor. Okay. For the ejectment case. For the ejectment case. Yes, Your Honor. So, you do not even know this Lucky Corporation here. Wala po. No contact whatsoever. Kaya nga po, vehement ang denial ko. Kahit anong anino, wala po ako nakita. Itong mga naririto po, hindi ko po sila kakilala, no? Kaya nga po, ang kakilala ko lang is yung Whirlwind, no? At yun naman po ang dokumentado na talagang umapira ko sa hukuman. Hindi po talaga madidinayan at nakipagbalitaktakan ako sa ngalan po ng Whirlwind. Hindi ba sa inyo nagkwento ni Cassandra na mayroong Lucky South 99 Corporation? Ang sinabi niyo po, yan yung umuupa sa kanila. At ang palaging, well, I do not know if this is divulging already too much po for attorney client, no? Ang palaging issue namin is it worth defending the ejectment? Kasi kapag natanggal sila sa posisyon, wala na rin yung premises sa kanila. So parang, para kay pa, no? Wala namang ibang uupa dyan. Po, hindi attorney po, Roque, let me say this, no? The Whirlwind Company is a real estate company. Yes po, opo, Mr. Chair. Okay, and they were the ones that actually bought the property from Mr. Cruz. Am I right? Yung building po sila nag-construct and they bought a portion. And I think that you know that the Whirlwind Company, who also owns the Lucky South 99 Corporation, who also is connected with the Lucky South 99 Outsourcing Corporation, you would know that this is actually a pogo hub that they would be constructing. Hindi ko po alam na sila may-ari ng Lucky South. Ang alam ko lang po, tinayo nila itong facility ito at pinapaupahan nga po sa pogo, Lucky South. Thank you. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Okay, so thank you so much, Congressman Chairman Abante. Now, Congressman Flores is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chua, are you a businessman, sir? No, Your Honor. Namamasukan lang po sa private. You're just an employee? Yes, Your Honor. Is that the same with your two other companions? Can they please state for the record whether they're yes, business? Yes, po. You are? Edwin po. You are employed or? Employed lang po. Employed. How about you, sir? Mr. Chair, employed lang din po. Okay, now, have you at any point in time met the other officer of the corporation, the Miss... Baterna? No po. Wala never? Pa kaming kilala sa mga Lucky South. Ano po? Hindi kayo magkita ever since? No po. So this is the first time that you've seen her? Yes po. Sa second po, sa Senate po kasi na... Okay. So when was the first time you heard about your names being incorporators of Lucky South 99? Mr. Chair, noong pong June 26 po kasi, yun nga po yung kanina sinabi ko. June 26 of what year? 2024 po, na may nag-message po sa akin na nasa news daw po yung pangalan ko. Tapos, yun nga po, nakita po, nag-search po yung wife ko sa Google, saka doon sa Facebook, na andun nga po yung pangalan ko. Nabanggit din po yung pangalan ni Edwin at ni Marion na part daw po kami ng Lucky South 99. So all of this time, wala kayong like notices that you received from any communication, from any government office or agency for that matter, relating to Lucky South 99? First time po na makareceive yun sa Senate po. Sa Senate? Opo. Like in your respective residences, wala kayong natanggap na sulat, notification, whatever? No, Your Honor. Pertaining to Lucky South 99? Wala po, Your Honor. So when you found out in June of 2024, sabi nyo, na involved kayo sa Lucky South 99, when did you decide to file a case against the incorporators of Lucky South 99? Nung pong nag-inquire po kami sa SEC para po, yun po yung advice ng lawyer na mag-inquire kami sa SEC para po makita yung kung sino po yung mga incorporator and officers po ng Lucky South. So nag-request po kami ng dokumento sa SEC. Then right after po noon, nag-file po kami noong July 10, 2024. Okay, so prior to that, were any of you required to submit copies of your licenses, IDs, or any other forms of identification which usually attached to the articles of incorporation?
Wala po, Your Honor. Wala? Wala po. TIN numbers? Doon po sa dokumento po nakuha namin sa SEC, andun po yung TIN number namin doon sa certificate, director certificate na sinubmit nila, which is forged po lahat yung pirma namin. Tapos, but the TIN numbers are correct naman? Correct po yung TIN number, pero po yung issue once nakalagay po doon Angeles City, which is hindi naman po yun ang issue once ng TIN number namin. Okay. Ms. Paterna, have you ever seen any of the three other incorporators of Lucky South 99? Hindi po. Hindi ko po sila kilala. Never mo yung nakilala? Never po. Never were you present in any meeting where all the three of them were also present? Never po. Never. Ikaw lang yung nasa office palagi? Opo. Ikaw lang yung nauutusan ng mga persons running Lucky South 99? Yes po. And you never got a call, text, message, or anything from any of the three persons involved? Itong mga bisita natin ngayon? Wala po. Ikaw lang? Opo. Okay. Mr. Chair, thank you. Thank you, thank you. Ma'am Paterna and the three guys, no? Kasi wala, hindi po kami galit sa inyo, pero there's something missing eh. Missing ano? And we're about to find it out. We are going to find it out. For now, the motion will be withdrawn to cite you in contempt. I think we have to withdraw that. Point of order, Mr. Chair. It should be me that should withdraw the motion, not the chairman of the committee. It should be me. And Mr. Chair, I reiterate my motion because look, these people are actually insulting me. I'd like to ask the director of PAOK, do you believe that these people know what know many things? Pala, naniniwala ba kayo na may alam itong mga to? What we could say, Your Honors, is that we would include them in the criminal charges that we would file because we are not buying the story that they are innocent victims of an identity theft. Therefore, you know that they know something, right? I agree, Your Honor. Oh, therefore, with this basis, I reiterate my motion for contempt. Okay. I am just a chairman and we have members and I respect the decision of the members on this. I'm telling you, guys, you know, we have to find out your, ano, the veracity of your statement regarding your employment. We have to see, ano, kung, can you kindly submit all your documents pertaining to your being an employee? Katulad nung si Chua, nagtatrabaho daw siya sa appliance center sa Anson. Is this true? Yes po, Your Honor, pero kaka-resign ko lang po. Wala kang properties, wala kang sariling bahay, wala kang sasakyan, actually, how old are you? 40, magpo-48 po. 40? 47, going 48. 47? Yes po. So you were not employed by the Lucky South or any corporations under this, ano? Never po. This Pogo Hub? Never po, Sir, Your Honor. And you also? Yes, you. Never po, Your Honor. How old are you? 38 po, Your Honor. 38. You have your own house? Your own car? No, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Because we are trying to look on the, you know, on the veracity of your statement here. Yes, Your Honor. I and only also have a motorcycle po. Mr. Sir, hindi po ako connected sa Lucky South. Meron po akong bahay na tindiran, naka-loan po sa bangko po. Wala nang anumang property na nakapangalan sa inyong tatlo? Wala po, Your Honor. Your Honor, ako property lang po, lupa lang po, wala punta yung bahay. How big is the lot? 180 square meter na sa kanlubang po. Okay, thank you so much. Ikaw ano, Paterna? May mga property ka ba nakapangalan sa iyo? Wala po. Nakatago lahat? Wala. Nakatago? Ba't sumagot ka lang ako? Wala po talaga, Your Honor, promise. Yung Ferrari wala sa iyo? Wala po. Okay, 1 minute suspension.
So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. Oh, sige, what's the... Now, realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees, at ginamit lamang sila out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the four. For the three. Di pa kasama si Ms. Kasama yun. Kasi corporate secretary siya. For the four. Oo. That's out of my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the three personalities. But I think Miss Ronaldine Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling kanina pa . And she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now. And this woman is really may alam siya but withholding it for herself. Maybe kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chair? Congressman Ako, please. May I know the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt. First, yung si Ronaldine, and then the three incorporators. Then, he withdrew it just a while ago. So, now, the parliamentary status is that was already withdrawn. So, if we will show compassion to Ronaldine Paterna, it's up to the body. So, Mr. Chairman, we decide. Yes, Congressman. Mr. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Baterna, but I hold it because we give her a chance now to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog po natin. So, alam niya na. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing ito. So with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaldine Baterna, under section 11, and there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaldine Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So the penalty. Congressman, the privilege to Chairman Congressman Acop. If you will recognize Chairman Acop, Congressman, regards to the detention, please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Miss Ronaldine being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center, inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magkimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe! Thank you.
Thank you.